Tara! Isa pa. Late ang tara. Bago ako gumanoon eh. Dapat sabay. Okay. Go sige. Na. Okay. Okay. Hey, what happened? Yeah. Likas raw sa mga tao ang pagkakaroon ng kabutihang loob. Ngunit may mga pagkakataon na nasusubok ito ng panahon. Tulad ng kakwentuhan natin ngayon, hinangaan siya sa social media sa pagbalik ng malaking halaga. Ang kwento ni Sir Arnie Ventura ng DepEd Palawan, malalaman na natin ngayon. Tara! Sir Arnie, pwede niyo po makwento sa amin kung ano po yung nangyari sa NCCC Mall noong June 17. Actually, namimili ako ng isang mall. Namimili ako ng mga pasalubong kasi umuwi ako sa Occidental Mindoro. Nung tapos na akong mamili, magbabayad ako sa cashier, may napansin ako isang bag na kulay blue and pink. Parang si Kusana bag yun, handbag. Then, nakita ko parang punong-puno ng laman. Then, ang ginawa ko, umikot yung mata ko sa paligid ko, may nakatingin sa akin. Tapos, nung wala nakatingin, palihim ko siyang dinampot. Then pagkadampot kong ganun, tuminuli ako sa paligid ko, may tao, wala pa uling nakatingin. Pumasok ako sa dressing room, kunwari kumuha ko ng dalawang t-shirt na ipifit ko. Then pagpasok ko sa dressing room, binuksan ko yung bag. Then nung makita ko sa bag, unang kita ko, binunot ko yung pera, nakabalot, nakalagay, 100,000 pesos. Uy, kataltudong katawang ko, takot na takot ako, nervyos, sa puwa or sa takot. Kaya nga lang, sabi ko, dahil kong pera na gagamitin ko pag uwi. Yun agad una ko na pumasok sa isip. Tapos, pagbuklat ko din ng bag, binuklat ko din yung bag, may nakita ulit ang anade, nakalagay, 100,000. Sabi, Lord, ang dami nito, sabi kong ganun. Kaya ang ginawa ko, inilagay ko ulit siya sa loob ng bag. Sinipre ko, then isinilid ko na siya sa bag ko na daladala. Then lumabas ako. Kaya lamang, hindi ako mapakali that time. Sabi ko, what if ang may-ari ng bag na ito ay may sakit? Bumalik ulit ako sa fitting room. Tingnan ko, meron siyang ID ng isang matanda. May ID siya, tapos marami siyang reseta. Oo. That time na parang na-touch ako, ay parang may sakit. Kaya sabi ko, isusuli ko na lang ito. Hindi ako nadalawang isip, isusuli ko ang pera na ito. Parang ang basta sabi ko, mga more or less 200,000 yun. 200,000 pesos. Kaya nag-decide ako, isinauli ko siya. At then kinabukasan yun, nagkaroon ka ng contact nung may-ari. Then through text, ganun. Tapos, yung pala, yung pera na yon, yung 198,000 ay gagamitin sa kasal. Actually, yung pera pa lang yun ay loan lamang nung mother. Iniloan lamang yung pera na yon. Tapos, that time, meron pala siyang binili. Nabawasan niya ng 2,000 pesos. Tapos, yun, gagamitin niya sa kasal. Sa tuwa nung mother, inula akong ninong. Kahit nakaset na yung kasal, yari na ang lahat, invitation, everything, inuha akong ninong. Kaya siyempre, uuwi ako that time sa Occidental Mindoro, sa Blayan. Hindi na rin ako nakaten. Binibigyan ako ng pera, pero hindi ko na rin tinanggap. Una, kaya nga sila nag-loan para gamitin sa kasal. Tapos, mag-share pa sa akin, hindi naman, medyo may sweldo rin naman ako kahit paano. Tapos hindi ko naman that time gaanong kailangan, or kahit na kailangan, hindi naman ko sasamantay ang pagkakataon na yon para kunin yung pinaka-reward or finding fee. Sana isip, follow nyo, sa DepEd, ang aming tagline is, honest is the best policy. Kung ako mismo leader ng Department of Education, hindi ko gagawin yun. Paano na yung iba kong mga kasamahang leader o kaya na yung ibang mga kasamahang officials or teachers and any member ng DepEd. Kung ako mismo leader, hindi gagawa ng value of honesty. Sila pa kaya? Kung ako mismo.
Kaya iniisip ko, I have to walk na to. Gawin ko kung ano yung nararapat. Kasi yun naman talaga ang dapat. And secondly, siyempre Kristiyano tayo. May tapat sa Diyos. And that is primary talaga na dapat merong ano tayong faith in God. Ano? Sir, marami po ang umanga sa ginawa niyo. Hindi po ba kayo na dalawang isip? Malaking halaga po kasi yun. Actually po, nung una, nung mapulot ko siya at nung mabilang ko siya, naisip ko, kailangan ko ng pera, uuwi ako ng Occidental Mindoro, bibili ako ng mga pasalubong, o kaya naman ay pagbalik ko dito, bibili ako ng mga pasalubong para sa mga kasama ko. Yun ang naisip ko. O pwede rin naman, bigay ko siya sa aking mga kapatid, kasi bumibili rin naman ang bigay sa aking mga kapatid. Eh. Kumbaga, magsusuport ako sa kanila, pwede ko siyang ibigay. Agad naisip ko yung family, ibigay ko sa kanila kasi malaking halaga. Siguro sabi ko, yung supply ng bigas ng aking mga kapatid hanggang sa month ng December, kayang-kaya nang i-cover kahit pang pandemic. Yun ang una ko naisip, pero still nanaig yung kabutihan, nanaig yung takot ko, nanaig yung tagline namin sa DepEd, that honesty is the best policy. Saka isa pa, sabi nga kanina, Kristiyano tayo. Dapat sabi ko, role model, and everything will be dapat, muna lang ito sa course. Saka isa pa, talagang hindi ko kayang ma-attain yung ganung bagay. And nakita nga sa FB, ang dami nag-greet sa akin, nag-viral daw ako. Actually, hindi naman ako nagulat. Kasi yung masasamang bagay nagba-viral, how much more yung mabuting bagay. Hindi ako nang hinayang sa pera na yon. Actually, medyo naawa pa ako dun sa nawalan. Kasi yung stress na isang gabi na hindi ka nakatulog or ilang oras ka na nag-alala sa pera na yon, hindi niya akalaing makabalik yun. Swerte niya at ako ang nakapulot. Kasi kung hindi, ewan ko lang. Sir, inspirasyon na po kayo sa marami. May message po ba kayo sa humanga at the believe dun sa ginawa ninyo? Actually, simula pa pagkabata talaga, inspirasyon na ako ng nakararami. Una, from elementary to college, hanggang makagraduate ako ng masteral, a working student ako. Kaya yung maliit na bagay yun, inspirasyon. Inspirasyon talaga kahit saan kayo pumunta na pinanggalingan ko, makikita nyo na talagang inspiration na before. At ngayon, sa pangyayaring ito, naragdagan yung naging pagbibigay ko na inspiration sa kanila. Message ko lang po sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, sa inyo pong lahat, particularly po sa DepEd Palawan, sa Puerto Princesa City, na itinuturing ko na po na bagong pamilya at bagong tahanan. Ito po lang masasabi ko, always practice the value of honesty. Saan man tayo pumunta, lalo na po sa mga government employees or government leaders, kung sino man po tayo, lalo na po kung tayo ay may influensya sa ating trabaho, always be a role model, always be a good example sa ating mga kasamahan. Una po yung value of honesty sa paghawak ng pera, sa paggamit ng oras, sa paggamit ng resources, dapat po i-practice natin yung value of honesty. Sir Arnie, maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you very much din po sa DYPR. Tunay na mahalaga pa rin ang kabutihang loob sa panahon ngayon. Hindi dapat magpasilaw sa anumang halaga, lalo na kung hindi mo ito pagmamayari. Mas madami ka pang matatanggap na biyaya kung naging tapat ka sa kapwa mo. Hanggang sa susunod na Sabado, huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang Kuya Nico Mendoza sa Facebook. Ako si Nico Mendoza, taga Puerto Princesa.